minsan talaga is nadadala tayo sa emosyon na meron tayong masasabing masasamain. Parang ayoko siyang ipagpatuloy kasi ang sakit ng kanyang mga sinasabi. Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. So it's me again, your Ate Dempo. And for today's video guys, is magkakaroon po tayo ng reaction video, which is the title of this video guys. Is ito po yung ginawa nilang dish kay Balas Ubas. So which is the title of this video is Bala at Ubas, Pedrong Bungo, Faith Hipo. So itong mga tao na ito talaga guys, is matagal ko na ito pinapakinggan sila at ang sakit-sakit talaga nilang magsilat. At hindi ko alam kung ano yung magiging reaction ko today kasi yung this na ginawa nila is for Balas Ubas. So I don't know guys kung saan ako maniniwala kasi nga nakita ko naman yung post ni Balas Ubas nung nagkamali siya and nag-explain naman siya about the post and kinorek naman niya ito at yun lang naman yung nakita kong mali. But for today's reaction video guys, so magiging kantaya tayo at disclaimer po sa mga bata, dapat sa mga magulang po dyan is huwag na huwag niyo po itong ipapanood sa mga menor. So guys, before we start, I would like to shout out all the rapper supporters of my YouTube channel. Let's go! Ako talaga yung ano natugtog nila no. May in-insert silang boses ni Balas Ubas, which is yung boses niyang King Ina ata yung version. O hindi ba sira ka sa mga babae, kaya kahit mismo asawa mo ay sinalbahe. For the business man to... May asawa lang si Balas Ubas? Personal na ano nila this. So siguro guys is minsan talaga is nadadala tayo sa emosyon na meron tayong masasabing masasamain. Parang ayoko siyang ipagpatuloy kasi ang sakit ng kanya mga sinasabi guys. Mumurahin ka nga ng isang tao, sobrang sakit na niyan kasi hindi mo alam na meron ka bang kasalanan or meron ba siyang kasalanan or wala.
Pero guys, sa kanya kasi is parang malalim yung kanyang pinaghuhugutan. Alam niyo yung, alam ko naman kung ano yung pinagsimulan noon about doon, pero hindi ko kasi alam yung off-cam. So, ngayon nakikinig ako sa diss ni, ano, ni Pedrong Bongo, Faith Hibo. Sobrang sakit talaga guys, at parang ayoko, parang ayoko siyang ipagpatuloy. Kasi nga guys, yung turingan ng mga yan is parang magkapatid na. Sama mo na yung dalawang kuto mong nagpapatunang ipo. Wala kong pake sa galing at skills, papapuyin kita dito. Walang respeto, mga bago. Putang ina mo yung kanta mo, ikaw rin alaman nun dito. Alam ko naman na genre mo na dati pa ang R&B, kaso di ka binansin ang idol mo. Can't you see? Nagpalipa-lipa. So sila po yung sundalo ng Donggalo. So meron talaga silang pinanghuhugutan guys. At ang sakit-sakit ng mga sinasabi nila. Kinanta pa nila yung walang respeto. Parang pinaparating nila ito na si Balasubas ay natamaan talaga sa mismong kanta rin niya. Kasi nga guys, nung nakaraan, nanood ako dun sa magkasama ito si Mananabas. Yung mga Mananabas at nag-rap sila on performance talaga na nakikita yung kanilang sarili nila sa video and andun sila nagra-rap talaga. Magkasama sila at magkakapatid yung kanilang turingan. So ang sakit ng ganito na makarinig ka ng nagdi-diss yung parang tinuring mo na rin na kapatid, diba? Naging sundalo ni Saddam, kaso di ka tumagal kasi kupal ka at atam. Kasa pera, kasi sira ka din daw sa babae. Kaya pala ang modus mo, paawa ka kunyari. Di ka pa naghuhubad ng mas kilala na kita. Pati na yung mga homeboys mo ngayong bida-bida. Kapal na mukha, kung magpatubo ng punla. Oo, nakuha ang lumingon, pero salamat ay wala. Bata, akala mo hindi kita maaamoy na nagtanim ka sa imperyo ng tutang taga-amoy. Feeling matindi na ang putang palipat-lipat ng kuta. Feeling kawalan ka sa kapo kung magmensahe kay kuya. Balamura kang Balasubas ka, since day one ay nakinabang ka. Di ka pa man din Donggalo, di ba nakikiawit ka? Saan galing yung mga subs mo, di ba sa amin putang ina ka? Panay ang tag, panay ang kulab. Yes guys, totoo yun. Subscribers ko is ni Balasubas is malaki talaga ang nabawas from 82 and ewan ko lang ngayon guys kung ilan na lang siya and sobrang nakakalungkot na yun yung nangyari kasi some of the supporters of his YouTube channel is humanga po talaga sa kanya ang talento at saka pagdating sa pag-subscribe sa kanya is mismo galing sa Donggalo kasi nga guys is pinakilala po siya ni Andrew E and masakit na makarinig ka ng kapwa mo kapatid that yung turingan nila is parang magkapatid talaga. Alaman mo na merong ganitong nangyayari. Di pa naman sumasagot si Balasubas pagdating dito pero marami akong naririnig ng mga diss pagdating kay Balasubas. Minsan nga nag-ano sila at tinatanong nila ako kung lalabas yung Bastusan 4 about Balasubas. Magbibigay po ba daw ako ng review? Oh yes guys! Magbibigay ako ng review kasi although may ina-idolize akong tao, but pantay po ako sa lahat. And pantay ko po silang sinuportahan at hindi po ako bias sa tao. So, for today's reaction guys, nakakalungkot lang na marinig yung ganito. Kasi nga, masakit lang siya talaga. Kasi nga, meron talaga silang pinagsamahan. And to Pedrong Bungo, parang ano sarili niya kasi itong version and sarili niyang diss. So, baka nadala lang siya sa emotion niya or what, nasaktan siya sa nangyari. So, nasaktan din siya sa nang nakalimutan si Andrew E or ano pa yung nangyari sa kanila off-cam or meron bang pinanghuhugutan na mas malalapas na nangyari, guys. Kasi, kahit ako, nakakaintindi naman ako doon at yung iba is nakakaintindi naman tungkol doon sa nagkamali siya kasi nga yung admin niya daw yung nag-post that time. But kinorek niya yun. Pero dito kasi na mapapaisip tayo na ang lalim-lalim ng pinanghuhugutan ni Pulong. Hindi inilingon mo lang ang ulo pero wala kang sinukli. Kundi namin inabot ang balat mo at kami nagdamo. Tingin mo ba may kikilala sa katulad mong lubot? Ang yabang na dahil may bago ng bustiso. Yung ahas na kumata ng walang respeto. Putang ina!
na mo iso puno ang mga balang bibitawan ko. Ipapaalala ko sa'yo mga baho na ginawa mo. Naaalala mo pa ba ang tapi mo na idolo? Di ba si Luni at Sigla at number one mo pa si Tulo? Well, huwag mo nang itanggi dahil isa ako sa saksi. Magpapatunay na sinambang mo si Iskas na clear. Oh my God! So idol niya si Luni at si Skasta. So, Kas Battalion is gumawa. Ito yung, sila yung gumawa ng geese pagdating, dahil nga walang respeto yung mga bagong rappers. Yun yung ibig sabihin nila doon. At sabay-sabay naman silang gumawa ng geese nito ni Malasubas. Although, meron nga silang ginawang walang respeto, yung mga geese na ginawa ng ibang mga rappers na andun si Malasubas. So, guys, nakakalungkot yung ganito. Parang ayoko siya ipagpatuloy na marami kong malalaman na dahil sa pinaghuhugutan niya. Kangina mo, isa kang tamot ni Tulo. Gusto mo ay sampal ko sa'yo at yung resibo. Nga pinangarap mong maging pati ng mga XP. Kaya ngayon dumidikit sa mga OC. Ito ang katotohanan na di mo maiilagan. Dahil ang yung nakarap siya mga evidence kasi nga sinasabi niya dun about resibo. So guys, may laman yung kanyang pagdidis dito. So masyadong malalim talaga yung kanyang pagdidis kasi nga meron talaga siyang laman at meron siyang meron siyang sinasabi na ngayon ko lang nakita at nabigla ako guys. Di mo matatagasan kahit na magpalit ka man, kahit ilang pangalan, ang iyong katauhan ay title sa mga kaibigan. Tama na! Ang dami niyang alam ha. Huwag mo akong awatin dito sa wannabe na tulo. Sige, pinasimula! Sa Balasubas na pumailalim at nagpakilala sa'yo na dating Kongalo. Bitch! Nakakabigla yung ganun guys. So, yun, nagtapos na po yung ating video. So, nakakalungkot na meron kang malamang ganito guys. Kasi, first time kong marinig na nagdaganito, diba? Yung kapwa mo, kapatid, is kapatid na yung turing mo. Ganito yung mangyayari. And masyadong personal yung issue nila guys. So sinabi niya naman doon na sa kanya yung diss na yun. So masakit lang na meron kang malalamang mga ganitong bagay. But syempre kailangan natin gawin yung trabaho natin guys. At nagre-review tayo. Kailangan maging bias na yun, diba? So tupid rong bungo. Malalim yung kanyang pinanghuhugutan at hindi talaga yan siya basta-basta nagdi-diss ng tao guys. Kung wala siyang at hindi siya nasasaktan. So, nakita ko naman na nakita ko yung dahilan kung bakit niya ito nagawa is nasaktan siya sa nangyari. At sobrang nakakalungkot na epekto sa ating mga supporters sa kanila guys na alam niyo yun na sinumaybayan ng iba at lalo na ako guys sabay sa una kong nireact is yung NNA, sinunod ko yung walang respeto. So, sabay-sabay sila doon at marami akong na-reaction, na-review pagdating sa kanila, nakasama nila si Balasubas. At ito yung bubungad sa'yo. So, sobrang nakakalungkot bilang isang reviewer na merong ganito nangyari bilang kapatid na yung turingan nila. So, may mga bagay din na meron kang matututunan at saka
dapat pantay-pantay lang tayo sa lahat, guys. So, kailangan din natin ipairal yung ating pagiging wide mag-isip. At syempre, huwag na huwag tayo maghusga sa kapwa. And to ano naman, hindi naman siya nag-diss back to sa mga taong nagbibigay ng diss sa kanya. To Rentaro or Balasubas. Although, masasakit yung kanilang mga salita, pero hindi pa siya nagbibitiw at hindi pa siya pumapatol dito at hindi siya gumaganti. So, antayin na lang namin, guys, kung ito ba siya ay gaganti or ano yung gagawin niya. So, yan yung pinakinaabangan din natin kasi yung mga kapatid niya is sobrang asay talaga magsalita at hindi ko rin alam kung ano yung masasabi ko. Basta ang masasabi ko lang dito is dala ng emotion at masaktan sila sa nangyari. So, that's all for today's reaction video, guys. And please do subscribe to Pedrong Bungo in Vivo. And please do subscribe to my YouTube channel and bell the notification bell so that you will be always updated on my next reaction video. Thank you so much for watching, guys. Bye!